nga palang Songkos Bike Shop, mga tropips, isa din po itong legit na seller sa Shopee. Kaya dun sa mga tropips natin, naghahanap ng legit na shop, murang mga pyesa ng bike, check nyo po yung Shopee nila. Type nyo lang po Songkos Bike Shop at mabilis nyo na po makikita. Ito mga pyesa, mga tropips, na ipapakita ko ngayon sa video natin. Iilan lang po ito sa mga nakapost nila sa Shopee account nila. Kung sakali man na nandito yung mga hinahanap pong bike parts, check nyo na po sa Shopee nila. Sa frame, mga tropips, ito po yung bago nila dito. Meron po sila Mountain Peak Agile. Ito yung available na kulay nila dito. Yan, matte black. Tapos yung decals niya, may red. Tapos dito, glossy na black. Tapos ito, matte black. Tapos blue naman yung decals. May touch din ng red. At meron din dito, guys, ito. Yan, ito yung isa pang kulay. Glossy naman siya. Ayan, na black, tapos blue naman yung decals niya. Price nito is 6,950. Pwedeng-pwede nyo to, guys, ma-purchase sa Shopee store nila. At ito, guys, bago din ito dito sa kanila. It's Mountain Peak Everest Pro. Ito yung magaan na frame ng Mountain Peak. So yung price nila dito is 7,300. Sa mga tropa naman natin na naghahanap at balak magbuo ng BMX, meron din sila ditong frame and fork na color red tsaka color blue. Then yung price nito is 1,700. Kung naghahanap kayo, guys, ng frame ng pang BMX, meron sila dito. Meron sila dito Maxxis na brand ng tires. Yan, Asega tsaka Sector. Kadalasan nakikita ko na to, guys, na pares na sila eh, na nilalagay sa enduro bike. Pero this is sold separately. Yan, bali nakalagay dito is 5,000 yung isang pares. Itong Asegai tsaka ito namang the Sector is 5,000 din. So yung sizes nito is yung Asegai is 29 by 2.5. ito naman the Sector is 2.4. usually itong Asegai nilalagay nila to sa front at ito naman sa rear. Ang dami nila ulit na dumating ng mga Shimano na items. Kasi itong Songkos na to, guys, napakamura nila magbenta ng Shimano product. At yun, napakabilis na maubos. Kaya dating nang dating yung stock sa kanila. Meron ditong brake set, Shimano Jore, BR6100. Price niya is 6,300. I think yung model na to is, ito yung dual piston na Jore. So yan yung caliper niya. Ayan, when you say dual piston, dalawa lang yung piston niya, ayan, kabilaan. Ito yung brake lever. Ito yung lever na pag nilagay mo shifter, dito mo ilalagay sa gitna. So, nandiyan na rin mismo yung adjustment. So, ayan. Ayan yung levers niya. Tapos kasama sa box, ayan. Meron na siyang fittings at bolt. Ito namang katabi niya, medyo mas mahal yung price. 8,750. Yung model naman ito is 6120. Ayan, BR6120. I think ito yung 4 piston. Check natin. Okay, ito nga yan. Ayan, ayan yung caliper, brake caliper niya. Ayan, when you say 4 piston, yan, apat yung piston na meron itong brake caliper niya. So yan, dalawa dito, dalawa dito sa kabilang side. Ito yung brake caliper. Same lang din ang design nung BR6100, yung pinakita ko sa inyo kanina. Yung pinakita ko sa inyo kanina, dito din sa gitna nilalagay yung shifter. Ano ba yung laman nito? Same lang din yata nung 6100 eh. Okay, yan. Meron ding olive fittings saka bolt. Meron din sila dito ang crank. Shimano Jore 5100. Nakalagay dash 2 eh. Tapos 2x11. 3626 nakalagay. Price nito is 3,500. So ayan, buksan natin para makita nyo. Ito yung crank sa left side. At ito naman mismo yung crank. 2x setup yung crank. Banggitin ko na lang din ulit yung price niya. 3,500. Meron ka ng Shimano 5100 na 2x na crank. Naman pong isa, Shimano M6100. Nakalagay 1x12 speed. Ayan, buksan natin para makita nyo. Ito yung left crank arm. Tapos, ayan, ayan yung itsura niya. Medyo maliit yung chainring niya. Nakalimutan ko palang banggitin kung anong size ng chainring yun. Yung chainring nito is 32 teeth. Ayan yung itsura niya, guys.
Yan. 1x. Kasama ito doon sa group set na 1x12 speed ng Shimano. Tingnan na lang din ulit yung price. Baka nakalimutan nyo. Model muna. M6100, 4100. Ito, meron din sila ditong Shimano Giore 4100. 2x10 pala ito. Yung ratio ng chainring ng crank is 36-26. Buksan natin para makita nyo din. Okay, ito yung left crank arm sa non-drive side. At ito na mismo yung crank. Yung 10-speed version. Yung kanina, yung chinek natin, ito yung 11-speed version. So, 2x11 speed yung 5100. Ito naman, 4100. So, this is 10-speed. So, yan siya, 2x. Tapos yung ratio ng chainring is 36-26. Yung price nito guys is 2,600. Ayan, 2,600. Ayan, may Shimano Giore crank ka na sa halagang 2,600. Ito naman yung Shimano Claris R2000 na crank. 2x8 compact, 50-30-40 yung ratio ng chainring. Ito yung crank arm sa non-drive side. Then, ito na mismo yung crank sa drive side. So, ganito yung itsura niya. Gantin pala ng Claris, guys, no? Tapos, modern na yung design niya. Ganda. Ganda niya. So, kung naghahanap ka pala ng budget crank for road, so, okay na tong option yung ano, yung Claris. So, bali yung Claris na group set, okay na rin yun kung magsisimula ka na magbuo ng isang road bike. So, yung price nito guys is 3,500. Ito ba pala dito, hindi natin napansin sa dulo. Ito yung Giore XT tsaka SLX. Ayos ha, kompleto nila from Giore, Giore XT, tapos SLX. So, buksan natin to para makita nyo din guys. Okay, unahin na muna natin tong SLX. Yung model nito is M7100. Tapos nakalagay dito is -1. So, this is 1x setup na crank. Buksan na natin. Okay, ito yung arm sa non-drive side. Tapos, check natin yung crank mismo. Ito lang ano siya, parang arm lang siya. Wala siyang chainring na kasama. Sa mismong sa box dito. Kung ano, kasi direct mount yung, ayan o, yung crank eh. Ayan. Ito yung laman ng box. At yung pinaka-lock mismo sa crank. Ito. Pero may nakita ako dito guys, chainring niya. Hindi ko lang sure kung separately sold to o kasama na mismo dito sa chainring. Ayan. So, itatanong natin to. Pero yung price nito is 6,300. So, tatanong muna natin to kung kasama siya dito sa box ng SLX. Kasi, pagbukas natin, ito lang mismo yung laman. Yan, ito lang mismo, wala siyang chainring. Kinonfirm natin sa mismong store owner. Sabi niya, package na pala ito, kasama na talaga ito. Itong chainring dito. Kasi pag binili niya ito, yan, kasama na siya. So yan, okay na tayo dito sa SLX. Buksan na natin itong Giore, Shimano Giore XT. Parang walang laman yung box. Ang gaan eh. So ito yung arm sa non-drive side. Grabe, XT pala magaan na. Eh ano pa kaya yung XTR, di ba? Pansin ko wala ding kasama na chainring. Ito lang yung laman ng box. Yung arm sa drive side. Ayan. At itong pinaka-lock. At spacer. Wala nang kasama. Yung price pala nito guys, check natin ha. 9,400. Itong kanina, dalawa kasi nakita ko dito eh. So, walang chainring na kasama itong Giore XT. Kasi ito yung kaninang direct mount na chainring is
parehas SLX. Papahanap natin kung meron nga itong kasama na na chain ring. So yun, natanong natin, may kasama pala siyang chain ring. Pag bibilin niyo siya, naka-separate lang siya talaga. And yung stock na sukat ng chain ring is 32 teeth. Shimano bottom bracket, ayan, meron din sila dito. Yung model is SMBB52. Price niya is 850. Meron na rin sila ditong shoes na Shimano dito sa Songkos. First time ko makakita sa kanila na meron silang stock dito ng shoes. Meron sila ditong dalawang peraso. Parehas lang yata ng model to. Ay, okay, parehas lang. It's a Shimano RP1. So, this is for road. Parehas lang naman ng kulay. Ayan, black. Okay, ito yung itsura niya, guys. Ayan, ang pogi. At ito yung kabila. Ayan, okay. Ito yung ilalim. Napakaganda naman ito. Yun lang yung laman ng box. At ang price niya is 2,990. Okay, natapos na tayo sa Shimano, guys. Ito namang box na bubuksan natin ay isang rigid fork from Sagmit. Actually, marami silang mga rigid fork din dito, pero ito yung bagong dumating nila na rigid fork. Yung price nito is 3,000 pesos. Check natin yung itsura. Medyo malaki yung tire clearance. Tapos, flat mount. Yung gap out niya. Quick release. Yan yung design. At non-tapered siya. Pang ano siya, gravel bike. Again, yung price nito is 3,000 pesos. Itong dalawang box na kinuha ko, yung brand nito is Aerowick. Nakalagay dito, yung model is AM8.6, tapos yung isa is AM9.4. Then check natin, dito muna tayo sa 8.6. So yan guys, yung itsura niya. Ang galing, oh. Nandito yung hubs, tapos may kasama na siyang adapter for through axle at skewer. Ayan. Galing, oh, diba? So, ito yung itsura ng hubs. Ayan. Yung itsura ng hubs. So, yung pinaka-stock niya pala is quick release. So, natatanggal lang. Ayan. Natatanggal lang naman siya kung gusto nyong palitan ng for through axle. Ayan. Napakadaling kabit. Paklas kabit lang siya. So, ayan yung itsura niya. Medyo pino yung tunog. Ayan yung tunog. Ayan, andito pala yung mic ko. Ayan yung tunog niya. Pino. Parang naalala ko dito yung weapon Predator. Parang ganito din. Then, yung price nito, guys, is 2,900. Aerowick AM8.6. Dito naman tayo sa AM9.4. Okay, ito yun. Same lang din. Kung ano yung makikita nyo dun sa 8.6, ganyan din, skewer, tapos yung adapter for through axle. Gitna niya, carbon look, tapos may decals ng Aerowick. Medyo mas matigas tong isa. Ayan, medyo mas maingay ito. Pero parang mas dikit-dikit yung ano niya, yung engagement niya. 6 poles, tapos 72 click nakalagay dito. Nakakatawa itong Aerowick kasi meron sila dito ng ano, description ng hubs nila. Kaya madali nyong malalaman. Yun yung price nito, guys. Check natin. So yun, lagay ko na lang dyan sa harap ng screen natin yung presyo nito. Tatanong din natin kung magkano yung price. Kasi wala ko nakitang price eh. Yung ito lang yung may price yung kanina. Meron pa dito mga hubs, guys, from weapon. Pero ito mga to, nakita nyo na to before eh. Yan, mga restock na lang nila ito. Yan, meron sila ditong weapon Savage. Yan. Ito yung napakapino. Pero ito yung isa sa mga sikat na hubs ng weapon. Yan, red. Tsaka black yung color. 3,400. Tapos ito, weapon Fever. Yan siya. Ito yata yung isang kulay. Okay, kulay blue. Price nito is, check natin yung price. Ayun, 2,800. Ito naman, weapon Predator. Ah, ito yung sinasabi ko kanina na medyo may pagkakahawig dun sa may Aerowick na hubs kanina. Dun sa pagkakatunog nung ano, nung free hub
Yan, black tsaka red yung available nila dito na kulay. Ito yung black, ito yung red. Yung price nito is 3,700. Napaka-pino ng tunog nito, tapos napakagaan. Ayan, oh, ang pino. Okay, nandito kasi yung mic ko eh. So, ito luto ko dito. Ayan. Ayan yung tunog niya. Sobrang pino. Pero, mas tutunog pa yan pag nagagamit kasi medyo may grasa pa sa loob yan eh. Ito yung, I think, na bago sa Weapon Hubs. Pati yung ano eh. Pati yung lagayan, bago na din. Ito yung luma eh, oh. So, ito yung Weapon Hammer na hubs. Ito yung kulay black at ito yung kulay red. May kasama na siyang adapter for true axle. Ayun, ayun, yung sa loob. Yan, buti naman meron na. Kasi itong mga dati ata wala eh. Oo, separately sold mo bibilhin yung adapter. Check natin ha, baka yung mga latest release nila nito, yung mga restock nila, meron na. Okay, wala pa din. So itong Weapon Hammer na hubs yung meron. Nakalagay dito 54 teeth yung engagement. Parang walang ingay masyado. Ano nga ang tawag dito sa ano na to? Okay, ito yung ratchet type ng hubs ng Weapon na bago. So yung price nito is 3,950. At ayan yung available color, black tsaka red. Bukod guys sa hubs ng Weapon, meron din sila ditong mga pedals. Okay, ito yung Weapon Beast na pedals. Oil slick yung tsura niya. 1-2. Ito naman, Ambush. Ayan, Weapon Ambush pedal. 1,050. Okay, Ambush din to. Ito yung isa pang kulay pula. Ito, Weapon Savage. 1,050. Ayan, mga sealed bearing na to guys. Ah, yung mga pedal ng Weapon na to. Ito, Savage din. Yung isang kulay, kulay red. Ito yung pinakita ko kanina, kulay black. Ang banggitin ko na lang din ulit yung price niya, 1,050. At ito naman yung available na trail pedals ng Weapon. Ito yung Animal, 1,050. Itong nasa baba, Animal din. Ibang kulay lang, kulay blue. Tapos, ito naman, Animal din. And red na Weapon Animal. Ito black. Itong nasa kabila is Weapon Fever. 1,050 din yung price niya. Parehas lang kulay red. Okay, favor din to. Ito naman sa baba. Okay, black. Dalawang black. So, two colors lang yung available sa Weapon Fever na pedals. If you have question po dito sa mga item na to, comment lang po kayo dyan sa comment section. Sasagutin po natin yan. Yung Shopee nila, throughout the video naman po, nakalagay po dyan sa ilalim. Search nyo lang po. Isang name lang po siya. Nakalagay po, Songkos Bike Shop. Yun po yung Shopee account nila. Thank you po ulit sa panonood ng video natin. Salamat din po sa walang sawang pagsuporta dito sa Munting Channel. Kita-kits po tayo sa mga susunod pa po na video. Ride safe po sa inyo and God bless po.